Magandang umaga mga stewards! Welcome back sa ating YouTube channel, Stewards Rabbitry. For today's video po ay ipapakita namin sa inyo kung paano namin inire-remedyuhan or paano namin ginagamot ang mga kuneho na may mga sorehocks dito po sa aming backyard rabbitry. So mga stewards, ito po palang itsura ng sorehocks ng rabbit. Tingnan natin. Yan po yung ano, itsura ng sorehocks. So dito sa ating kuneho ngayon is meron siyang sorehocks sa kanyang mga paa. Nabasa ko po ang cost ng sorehocks is marami po siyang cost. So basically, nagkaka-sorehocks ang isang rabbit dahil nakakulong sila sa hindi nila natural habitat, hindi nila natural na apakan. Lalong-lalo na sa mga welded wire na mga cage, kahit yung plastic matting, nagkaka-sorehocks po sila. Pero yung na-observe po namin is yung sa kawayan na cage is hindi sila nagkaka-sorehocks. Or minsanan lang nababalitaan ko na may sorehocks ang rabbit kapag kawayan yung flooring nila, dahil yung kawayan is napakalapit or isa po ito sa natural na apakan or natural na habitat ng mga kuneho. And sabi pa nga nila, ang isang cause din daw ng sorehocks is yung mahabang mga kuko, tapos yung overweight sila. Those are some of the reasons na magkakaroon ng sorehocks ang isang kuneho. So ngayon po is kailangan natin itong maagapan, maremedyuhan, dahil napakasakit po ito sa ating mga kuneho. Hindi sila makapag-hop, hindi sila makapaglakad ng maayos dahil sa sorehocks nila. So dahil ang sorehocks ay isa lang pong uri ng wound, no? Sugat na kailangan maagapan agad. So meron po tayo ditong betadine. Ito po yung panglinis ng ating sugat. Yan, siyempre, ilalagay natin yung betadine dito sa ating cotton. May nilagay na konti, pero dadagdagan natin. And yung yung panggamot talaga natin is itong malunggay extract. Yan, pakita natin dito sa video. Yung malunggay extract, dinikdikang malunggay. Dinikdik ko po yan kanina. Bakit po malunggay? Dahil ito po isang herbal plant. And alam kong na-try nyo din ito nung bata pa kayo. Marami ang nakasubok na ang ginagamit nila pang gamot sa kanilang sugat is ang malunggay, o dinikdikang malunggay. And noon pa, those past 2 years na nagra-rabbit kami, kapag wala kaming quick heal or wound spray, itong dinikdikang malunggay ang aming ginagamit na panggamot sa ating kuneho. So una, lilinisan muna natin ang kanyang sugat. Kung meron kayong wound spray, quick heal, yun po. Pwede po yun sa ating sorehocks ng ating mga kuneho. Kailangan maagapan agad ang tawag nito, sorehocks ng ating kuneho, para hindi po lumala. So, ilagay niyo lang po directly sa affected area, no, ng ating cute na kuneho. Guys, huwag niyo na pong hintayin or huwag niyo pabayaan yung kuneho niyo na mayroong sorehocks, dahil I'm sure talagang bababa yung nila, timbang nila. Uneasy silang kumain, uneasy silang tumayo kapag may sorehocks sila. So, next naman natin na gagawin is lalagyan natin ito ng malunggay extract, dahil yun yung gagamitin nating herbal medicine sa ating alagang kuneho. Ito po, tingnan po natin yung malunggay extract natin, guys. Yan po. So, nung nakadikdik na ko ng maraming daw ng malunggay, dinagdagan ko konti ng tubig. Tapos ito na po yung kinalabasan niya. Yummy!
So kayo pong bahala, pwede pong i-direct nyo na ilagay yung dinigdigang malunggay. Yan, mukhang nasasarapan itong kuneho natin, guys. So itong ano, dinigdigang malunggay is meron po siyang capability na ma-dry yung sugat. Yung isang sugat. Kaya niya ipa-dry yung isang sugat. So pwede natin to gawin twice or thrice a week para po tuloy ang gumaling at ang sorehocks na ating kuneho. Ayan guys, so nakikita natin na nalagyan na natin ng ano, ang malunggay extract yung ating ano, yung sorehocks na ating kuneho. And so dahil may sorehocks itong ano natin, kuneho, kailangan natin siyang i-check araw-araw. Ayan, i-check natin yung sugat niya kung meron bang improvement o wala. And kung ano talaga, kung hindi talaga kaya sa mga ano natin, mga medisina na mabibili lang sa mga ano, sa mga tawag nito mga store, punta na po natin sa ating veterinarian, sa pinakamalamit na veterinarian clinic or veterinary clinic para ma-advisean tayo na ma-experto kung ano talaga ang dapat gawin. So yun lang po, huwag mong kalimutang mag-like, share, subscribe at i-click mo ng notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos natin. God bless! So after ano po, mga I think 4 hours, 5 hours ang nakalipas, ito na po yung status ng ating ano, ng sorehocks nating kuneho. So dagdagan pa natin ng ano, malunggay extract para talaga tuluyang mag-dry itong sugat niya. Yan. Mabuti na lang, biniyayaan tayo ng malunggay ng Panginoon. Napaka-healthy at napaka-maraming benefits sa katawan, hindi lang sa tao, maging sa mga hayop. Guys, hindi po kami expert sa pag-rabbit. So, ang mga vlog po namin is base lamang sa experience po namin. Yan. Siyempre, matatanggal yan. Itong flooring niya. Para po malamig sa paa. Pero sooner or later, mapapagawa tayo ng ano, flooring. Or tawag nito, apakan na ano, na kawayan. Para po komportable ang ating mga kuneho.